Sa huli, pag tumigas yan, so, kailangan mong tanggalin to. Para matanggal niya, kuha ka lang ng size. At good day mga paps. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ko nililinis itong aking electric spray gun. So, kakatapos ko lang magpintura. Ayan, medyo messy pa. Ang ginamit kong pintura dito ay itong epoxy enamel, ano. So, paano ko ba nililinis to? So, tara. Una mga paps, ang ginagawa ko ay minumumugan or binababaran ko ng thinner itong container niya, no? So lalagyan ko siya ng lacquer thinner or kahit anong thinner dyan na available. Syempre yung ginamit natin dito is lacquer thinner. Sunod ay ibabrush natin tong sa loob, ano? So, okay na yan. Yan. Sa labas, brushan mo. Tapos, punas. Yan. Kung mapapansin nyo, malinis-linis pa ang ating container. Kasi, kada gamit ko lagi, ay ito'y ating nililinisan agad, ano, para di mamuo. So, yan, pagkatapos nyan, dagdag ulit tayo ng thinner. Yan, dagdag tayo ng thinner. Ito naman ngayon, yung lilinisan natin, yung sa loob nito. So, ganyan lang. At, paandarin mo. Saka mo ngayon. So, buga-buga mo lang habang pinakulog. Okay. Katapos na ito mga pops, ano? Babaklasin na natin siya. So, isa-isayin natin. So, meron pang natira, mamaya na, pang linis na natin yan. Babaklasin na natin to. Eto, dito muna tayo. Kasi may naiiwan yan, ano. Oh, may mga pintura yan. Paghiwalayin mo rin itong yan. Paghiwalayin mo yan kasi panigurado, meron din yang namuong pintura dito. So, tatanggalin mo yan at lilinisan. Yan. Mas maganda kung yung inyong towel or yung inyong pamunas ay nilulublob nyo din sa thinner para doble action or double purpose, ano. Para malinis talaga siya at matunaw talaga yung mga namuong pintura. Yan. Okay na to. Sunod, eto. Ganun din. Yan. Importante kasing laging nililinis pagkatapos natin gamitin mga paps. Kasi once na ginamit nyo at hindi nyo nalinisan, doon na siya mag-uumpisang magbara at mag-failed na, no? So, hindi na siya magpo-function ng maayos kasi nga, barado na. Yan. Next, ay dito. Yan. Makikita nyo, nandun sa loob yung pinakaano niya. So, kailangan, linisin din natin yan. So,
Brush lang natin. Ayan. Katapos i-brush, punas. Ayan. So, okay na siya dito mga paps, ano? Wala na natira pa. Ayan. So, kung makikita nyo, wala naman ng bara. Ayan. Tsaka, malinis na pati sa loob. Ngayon, kung may napapansin pa kayong dumi sa loob, ang gawin nyo lang, kuha kayo ng toothbrush. Ayaw. So, ayan. Unisin lang natin yan sa loob. Tsaka, punasan. Ayan. Wala nang dumi. So, pa mo ngayon, tanggalin tong nozzle. Okay, nozzle. Ito yung adjustment pattern niya. So, kung gusto mo ng circle, horizontal, or vertical. So, ayan yun. So, kailangan mong tanggalin to. Para matanggal mo yan, kuha ka lang ng pliers. Ikot mo counterclockwise. Ikot natin, ano? Yan, lagyan natin ng konting pwersa. So, tuwing pagkatapos ko gamitin, ito talaga lagi ginagawa ko. Natanggal ko talaga buong-buo. Actually, hindi naman buong-buo. Halos lahat ng gumagalaw ng mechanism or nadadaanan ng pintura, yun talaga yung nililinis ko para maiwasan natin yung pamumuo ng pintura. Eventually, pag namuo na yun, magbabara na ang ating spray gun. So, wala na, palyado na. Yung iba, hindi bubuga. Yan. Kung makikita nyo, ayaw mag-focus. Kung makikita nyo, medyo maliit lang yung butas ng ating nozzle. May ginawa po tayo dyan, may video po tayo dyan kung paano gagawing maliit to. So, hanapin nyo lang po sa channel natin. Huwag na rin kalimutan mag-hit ng subscribe button at like. Share na din sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat po. So, eto, itong nozzle, babad na lang din muna natin sa thinner. Yan, dito, thinner. Tapos, tanggalin na natin itong, itong parang airway siya tayo. So, mapapansin nyo, dahil nga binugahan natin kanina lang siya ng purong thinner, nalinis na yung needle niya, no? So, ito yon. Kapag hinila mo dyan, gagalaw-galaw din siya. Yan. So, kung mapapansin nyo, malinis na siya. Kasi nga, binugahan natin siya nung thinner kanina, no? Na purong thinner lang. So, ang gagawin natin, tapos, yan. Basahan. Ngayon, para ibalik mo ulit, ganun lang. Reverse method lang. So, ang gagawin mo, balik mo lang to. Yan. Ngayon, kunin na natin yung nozzle. Saka mo ngayon brushan. Toothbrush. Yan. Yan. So, malinis na ulit. Pati yung mga thread mga paps, ano, huwag nyong kakalimutan. So, tanggalin na natin to. Para mas malinis talaga na malinis nating igi. Tapos, saka natin punasan ng basaan. Importanteng lagi nyo itong nililinis para hindi nagbabara yung pintura. So, okay na. Balik natin.
Hand tight lang muna, dahan-dahan. Pagka medyo pasok na, amo na siya i-plies. Huwag masyadong mahigpit mga paps, ano? Kasi pag hinigpitan nyo yan, copper lang din naman yung pinagtitreadan na ito, kaya baka biglang mag-crack. Yak tayo yan. Yan. Oh, konti na lang, ano? Yung, dali. Pagkatapos nyan, balik mo na to. Kung gusto mo talagang malinis na malinis, lublog mo lang ulit sa thinner. Punas. Ayan. Pwede mo rin tong hugasan gamit yung sabon, ano, para malinis na malinis talaga. Balik lang natin sa dating settings natin. Ito rin, punasan natin. Para presentable naman, ano? Hindi mukhang luma. Ayan. Actually, mga paps, 2 years na mahigit itong electric spray gun natin. At walang kaproblema. Basta alagaan mo lang siya ng linis. Hindi ka niya ipapahiya. Parang bago ulit. Ayan. Tapos, assemble na ulit to. Importante to mga paps, ano? Itong foam, tsaka yung parang rubber gasket dito. Ito yung sa taas, ito yung sa baba. So, merong gasket dito. Pag nawala yan, mawawala na rin ng suction yung or mawawala ng pressure yung container dito. Para, yun yung dahilan kasi para umakyat yung pintura dito sa taas. So, yun lang. Balik natin. Ayan. Yan na. Tapos. Ayan. Makakabit na. Kung nakikita nyo, meron pang tirang thinner. Tapon na lang natin to. Tapon natin. Saka natin punasan. Okay na siya mga paps, ano? Ayan. So, ganyan lang kung paano ko nililinis itong ating Inco electric spray gun. So, thank you. Huwag kalimutang mag-subscribe. I-hit ang notification bell. Pindutin mo na rin ang like button at mag-comment sa baba. Salamat!